Eh ano naman po magagawa namin kung hindi po siya pinalay? Opo. Yes. Sana okay na, wag na magkagulo. Pero kayo, nanalo na po kayo, kita-kita naman din sa Pilipinas. Yeah. Yeah. Pero kayo po, Nay, ay kayo po ay bumuto talaga kay Madam Lenny. Yes. Opo. Dahil so, gusto po namin. Yun ang paniniwala niyo. Yun ang paniniwala ko. Yun ang yes, tama namin. Po. Magkulay rosas daw ang paligid. Eh ano naman po magagawa namin kung hindi po siya pinalay? Opo. Tambay ng so ano po ang masasabi niyo po sa naging resulta po sa kay sa halalan ngayon? Wala naman po ako masyadong masasabi kundi pag nakita namin talagang malaki ang agwat. Hmm. Eh, magaling niya ating smartmatic eh, mabilis ang reaction. Sana naman po masasabi niyo sa yun nga sa mga ibang kakampings na hindi ho nila matanggap na yun nga ang naging resulta. Okay. Tulad ng sabi nga, may kanya pwede tayong mag-voice out freedom, diba? Odong, bugat, salamat. Okay lang. Gusto nilang sabihin yung gusto nilang sabihin. Pwede naman yan eh. Kaya lang, huwag na sanang magsalita pa ng masasakit na salita. Alam niyo na kung ano 'yon, napapanood niyo rin, nababasa niyo. Yes. Ganoon, yun lang. So, kayo po Nay, no, sa inyo po may anak na po ba kayo, Nay? Lima po. Lima. So kayo po ba, Nay, papayagan niyo yung anak niyo sumama sa mga rally? Ay, ayaw ko po. Kasi hindi po natin masasabi nagkakasakitan minsan sa mga rally-rally. Pero yung iba naman bino-voice out lang nila yung mga gusto nilang sabihin sa rally. Oo, tama. Pero hindi pa naman po so far sumasama yung mga anak ko sa ganyan. Kasi sa amin sa Cavite, wala namang ganun-ganun eh. Opo. Parang dito lang talaga po. Sa parang Manila lang alam ko. Kasi sa amin wala namang po ganun-ganun. Yun. Sa ano na lang po, mensahe nyo po kay bagong presidente natin. Mensahe uli. Opo. kay... Sabi nila, panalo na, Mr. President, Bongbong Marcos. Mensahe ko lang po, yun, matupad po yung mga pinangako ninyo. Magkaroon pa ng mas maraming trabaho ang mga Pilipino. Yun lang po. Thank you, Nanay. Maraming salamat po. Ay, salamat, ayun, Nanay. Maraming salamat po, Nanay. Thank you so much po. Huwag niyo akong ibas, ha? Ah, wala po. Thank you po. Thank you po. Bad boy, baba mo na bad boy kanto. Okay na? Okay. Allegedly, based on sa mga nangyari, there was a voting conducted and nagkaroon ng voting na pakita na initially dinalaga talaga dapat si winning candidate. Pero there were transgressions allegedly committed by the chairman or chairperson of the and nakatala din dito sa petition namin. Actually, we were just waiting for the Dominic's acknowledgement sa petition which was filed also by the jury. Nakatala din dito yung mga chairperson. Sir, pakilimaw po, no? Sino po kayo? At may pa yung representative? Sino po, sir? Paano po yan, sir? Pakikwento. Actually, I am part of the team that conducts the legal team. Legal team for kanino, sir? For the petitioner po. Petitioner? Roberto Pintin. Si Roberto Pintin po ang nanalong congressman, 1st District ng? Yes po, 1st District po. Ito po, papakita ko sa inyo. 1st District of Zamboanga del Norte. So, nanalong po siyang congressman ng 1st District ng Zamboanga del Norte, pero hindi siya na-proclaim. Yes. Dahil, hinold siya ni Tomeric Terman, tama po ba? Yes.
what way, sir, bakit kailangan siya i-hold? Ayun, yun po actually yung kina-question po namin right now sa Comelec. Meron po kasi silang order which we found is actually violation ng right ng client namin na mag-complain at tinitan. Bakit daw, sir, in-hold? Complimation, sir? Under doon po sa suspension or meron po kasi silang in-issue na suspension order which I don't want to disclose any further. No? We just ito sa Pomeranian design regarding sa suspension. So ano yung pinayin natin today, sir? We filed an extension petition. Yung prayer po natin doon sa petition na pinayin natin was for the Provincial Board of Canvassers to immediately reconvene and proclaim the petitioner as the winning candidate for the member of the House of Representatives First Lady. So you're filing a case then against the Comelec chairman, sir? Actually, we are filing a case against the Provincial Board of Canvassers sa Zamboanga del Norte as well as the chairperson of PDOC, the Senate. Sir, can you tell us about it? Kasi may sinasabi ng transgression committed by the Comelec, particularly sa Provincial Board of Canvassers. Can you tell us about that? About transgressions? Hindi ko siya masyadong i-highlight specifically, but we were informed that during the said elections, there were a certain vote na nakalit na na-receive the alleged chairperson during that time before proclaiming si Living Candidate. After receiving such call, biglang natin bago yung higit na mahal. So, do you think, sir, na may kinalaman yung parang yung opponent ng winning candidate yung pagproklama dito sa client natin? Well, we can't say anything for sure right now, no? Kasi what we think lang is nagkaroon lang ng violation ng ang type ng candidate na right now, hindi namin masasabi kung sino ba talaga yung kinsala. Pero nakapag-reach out na po kaya din sa opponent? Right now, our team is actually conducting a meeting. We're just waiting for any updates galing sa kanila. Kasi, as you know, nasa kanila pa tayo, tapos sila nasa kanila. So, we're just awaiting for further instructions from our team. Sir, gano'ng ka-argent yung motion niyo? Well, it's classified as a community urgent motion, no? So we will appreciate it for the public to actually resolve this matter as soon as possible. Your name? Attorney John Mercado.